Hello guys, our next video is magre-repair tayo ng bag. Pinapa-repair ni customer ang bag. Papalitan lang pinapapalitan niya yung handle ng tela. Ito yung gagamitin nating tela, ilalagay natin siya dito. But before that, kailangan muna natin tastatsin yung handle. Gagamitin natin ating picker. At ito ang kanyang gagamitin nating zipper wipe. So, let's do this. So, ito na yung naalis nating natastas natin na handle. Yan. Pati yung ano niya, button hole, inalis din natin. At dito rin natin ipapasada yung gagamitin nating tela na handle niya. Ito yung telang gagamitin natin para sa handle. So, magme-measure tayo ng lapad niya is, ang lapad ng handle na gagamitin natin is 1.5 inches by 24 inches, but kailangan natin siyang lagyan ng allowance. So let's start. Mag-cut lang tayo ng pahaba ay pahalang rainbow. Kinuha natin yung lahat ng kulay para mas maganda siyang tignan. Sukatan lang siya natin ng kuha tayo ng 4 inches. Gagawin natin para makapal yung handle. Ida-double natin siya. Kuha tayo ng 5 inches. I-cut natin 2 into 2
Gagawa tayo ng dalawang handle niya. Yan. Nagpasobra tayo ng allowance. Hindi siya exactling 25 inches. Ginawa natin siyang bali 29 inches lahat siya by 5 inches. Pinold natin siyang ganyan. Kita nyo. Nagsukat lang tayo ng 1.5. Tapos, pasadahan natin siya. Ginamitan natin siya ng clippings para mas mabilis. Gawa tayo ng pangalawa pa. Isa pang ganyan. So, clinip na natin to at measure natin. Dapat magkatugma yung sukat ng dalawa. Ayan. Ayan, magkatugma siya. Iko-close na natin siyang ganyan. Sail. Close na natin. Lising ko muna to. Guide. Ito naman.
close natin siya. Same sa kabila. Ayusin na lang natin ito. Later. Pasok mo lang ng maayos yung para hindi siya kita. Yan. Pasok ng konti yung bitaw na ano. Measure tayo ng natapos na natin pasadahan yung dalawa. Magme-measure tayo ng 2.5. Bali ito tsaka 1.5. Mangyayari, ganun din sa kabila. May measure din natin siyang ganyan. So, same din gagawin natin dito. Tignan natin yung magandang face. 2.5. Kukuhitan din natin yung 2.5. Ayun, sakto. Tsaka 1.5. Ayan. Same. I-fold natin siyang ganyan. Pasadaan natin siya ulit. Pero before that, i-fold natin siyang ganyan, kailangan naka-clip ulit siya. Gagayahin lang natin yung handle na inalis natin. Pasadaan natin siya kaya pagkatapos na ma-fold natin ng ma-fold at mailagay yan ng clip. Same dun sa isa. Gagawin natin fold then clip. Ngayon naman
yung guhit na nilagyan natin ng dito na tayo mag-start na magpapasada. Tatahiin na natin siya ganyan. Make sure na ilalak lang natin siya dun sa puling tahi. So yan, magiging kakalabasan. Nagawa na natin yung dalawang handle niya. So i-attach na siya natin. I-attach na natin siya sa main part ng bag. Yan. Yan yung nagawa nating handle. So, i-attach na natin siya dito kung saan natin inalis yung handle na luma. Pasada na natin tong ganyan. Meron tayong ginawang linya dyan. Yun lang ang susundin natin. Sobrang ata. Ikot lang. Make sure na hindi mapamatahi yung dun sa kabilang part. Ipasadan ulit natin siya dito para hindi siya maalis. Ganun din yung sa isa, gawin natin. Napasadahan na natin yung isang handle. Say, look. Tapos sa kabila naman tayo, ha? Natapos na natin yung handle ng bag. Yung zipper naman ang gagawin natin. Ngayon, susukatin lang natin yung bunganga ng bag. So, size, ano siya? 14.5. 14.5. Ano ba? 14.5. Tapos, yun dito sa ano, width niya. Bali, magiging 4.5. Magpo 4.5 tayo dito. 14.5 tsaka 4.5. Bali, 14.5 by 4.5.
set aside natin yung bag at susukat na tayo. Yung zipper is ano, is 14 and a half. 14 and a half. Susukat tayo ng 14 and a half din sa zipper. Gawin na natin 15 in case na ano. Sobrahan na lang natin siya. 15. Ay, hindi. Wait pala. Nag-cut muna ako ng 3 inches by 16. Para dun sa ano, in case sa ano, sa may allowance. Nilagyan ko muna siya ng allowance. Apat na piraso to. So, ang gagawin kong lining, ito na rin. So, let's do it. Payalo. Ayan, napasadahan natin yan. Tapos, ngayon, gagawin natin. So, ganyan na magiging itsura niya. Itatap lang natin to ng 116. Hindi ko napiplansyahin. Tap lang natin siyang 116 para mag-flatten yung dito. So, ayan na siya. Susukatin natin siya ulit ng yung sukat natin is yung lapad niya is ano, 4 and a half by 14 and a half. Pagkatapos siya malagyan ng zipper. Do tayo sa center. So, 4 and a half is ano siya, 2 and 1 fourth. Dito natin siya ilalagay sa 2 and 1 fourth sa may center ng zipper. 2 and 1 fourth. Lagyan natin ng guhit. Ito yun. Tsaka 4 and a half. Yan. Magiging allowance kasi yun pag tinahina. Tinahina natin. Guhitan natin. Guhitan na natin ng ruler. Sa kabila.
ngayon pasadahan natin to para hindi na siya maano, mawala. Pag tinahin natin. Susukat tayo ng 14 and a half naman. 14 and a half. Pero maglalagay tayo ng half inch na allowance. Lagyan natin ng half inch. Cut na natin dito. Lagyan lang natin siya ng half inch na allowance. Wala, iyan na yung ano. Set aside natin to. Ngayon, susukatin ulit natin yung kabuuan. Kabuuan nito. Yung bunganga niya. Pero, nasukat naman natin kanina. Ang gawin lang natin is, bunga. Hindi pala siya 14 and a half. So, four and one fourth lang pala siya. 4 and 1/4. Tapos yung dito, yun ang 4 and a half. 14 and 1/4. So, ulit tayo. Mangyayari, gagawa tayo ng 14.25 times 2. Add lang natin siya. Times 2. So, magiging 24.531. Magiging 28.5. Magiging 28.5. Tapos, yung isa is 4 and a half. Add lang natin yun. 4 and a half, bali 9, equals plus 9 is 37.5. So, 37 and a half ang i-compute natin, i-sukat, tapos yung lapad niya para dito. Sukatin natin yan. Ayan. Dito is 1 and a half. 1 and 1/4 na lang natin siya. Okay, 1 and 1/4 by 37 and a half. Nakapag-cut na tayo ng ano. Pero may allowance to. Bali, ano to? 1 and a half. Gawin lang natin, itap muna natin ito ng 116.
Ngayon, gagawin natin dito is i-attach natin yung nagawa nating zipper. Ano pala siya? 14 and... Ito nasa loob naman siya eh. So, okay na siguro. I-adjust lang natin siya. 14 and 1/4 pala siya. 14 and 1/4. Adjust lang natin ng konti. 14 and 1/4. Adjust lang natin. Cut na naman natin siya ulit. Ngayon, ang gagawin natin is i-attach natin to. I-cut muna natin siya ng 1 and 1/4. Masyado kasi mahaba siya. 1 and 1/4. 1 and 1/4. Lagyan natin ng guhit. Pasadaan natin ng 1 and 1/4. Dito pala. Mas maganda yung kulay orange. So, 1 and 1/4. Parang lalagyan lang natin siya ng guide. So, itong magiging guide niya, yung color black. Dire-diretso lang. Yun ang kagandahan ng stripe. Mabilis lang siyang sukatin. Kasi, meron na siyang linya kaagad. Pantapantayin lang natin yung dito. Allowance, with allowance kasi ito pag kinat na natin. So, a-attach na natin to dito sa ginawa nating linya. Attach lang natin siya. Gamitan natin siya ng pin. Pin ang gagamitin natin ngayon. Gamitan natin siya ng pin. Paikot natin siyang ganyan. Lagay na natin yung pin. Pasadaan na natin yung kung saan natin yung ano. Start na natin. Pasadaan na natin. Adjust muna natin siya dito.
I-join lang natin siyang ganun dito. Kaya na boy, magiging ganito na yung itsura niya pagkatapos niya natahe. Yan siya. Yan. Bago natin siya i-attach dito sa aking bag. Ngayon, ang gawin natin siya dito, lagyan natin siya ng lining para hindi siya malaglag. Or ano na lang, overlock na lang natin to pala. Overlock na lang natin siya. Yes, overlock na lang natin. Na-overlock na natin yung zipper. Ngayon, yung pinagdugtungan, itak lang natin para hindi siya malaglag. Single natin, tak-tak. Tak-tak natin. Dulo sa dulo. Natapos na natin yung zipper. Ngayon, i-attach na natin dito by clippings. I-clippings na natin bago natin siya pasadahan. Natapos na natin siyang i-clipping, so let's start. Attach na natin siya. One 16. Pasadahan pa natin ng isa para matibay. One more pasada.
ano muna natin dito sa pangpasada, sa balik ano naman sa kabilang ano dito lang sa Kaya hindi natin siya papaikutan. Ilalak na lang siyang ganyan. Tapos sa kabila naman. Kaya dito sa side. Sa center na lang. So okay na. Trim na lang natin.